Katulad ng lahat ng alamat, nangyari ang kwentong ito noong unang panahon. Naganap ito sa payapang rehiyon ng Ibalong, sa maliit na bayan ng Rawis, na pinamumunuan ng makatarungang Dato na si Dato Makuso. Ang asawa ng Dato na si Diwani ay namatay sa panganganak, kaya't nanatiling iisa ang anak ni Dato Makuso. Isang anak na babaeng walang kapares sa kagandahan at kabaitan, si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit dumadayo ang napakaraming manliligaw mula sa ibang tribo, kabilang na ang nasa malalayong bayan, upang mabihag ang puso ng dalaga. Ngunit wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala kahit ang makisig at mapagmataas na si Pagtuga, ang dakilang mga ngaso at Dato ng Iraga. Kahit pa pinaulanan ni Pagtuga ng mga handog na ginto, perlas at iba pang kayamanan ang ama ni Magayon, ay hindi pa rin ito nakuha ang loob ng dalaga. Isang katangi-tangi binatilyo ang nagpakita sa Rawis, si Ulap, ang tahimik ngunit matapang na anak ni Dato Karilaya ng Katagalugan. Naglakad siya ng malayo upang makita ng sarili niyang mga mata ang ipinagbubunying kagandahan ni Daragang Magayon. Ngunit hindi katulad ng ibang manliligaw, nagdahan-dahan si Ula. Tiniis niya ang magnakaw lamang ng mga sulyap mula sa malayo habang nagtatampisaw si Daragang Magayon sa ilog ng Yawa. Pagkatapos ng isang maulang gabi, pumunta ulit si Magayon sa ilog ng Yawa upang magtampisaw. Nadulas siya sa batuhan at nahulog sa malamig na ilog. Tagli-tagling sumaklolo si Ulap at binuhat ang nangangatog na dilag pabalik sa dalampasigan. Ito ang naging simula ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at Ulap. Ilang beses pang nagtagpo si Ulap at Daragang Magayon. Hanggang sa isang araw, sinundan ni Ulap si Magayon sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ni Dato Makusog, buong lakas ng loob na ibinaon ni Ulap ang kanyang sibat sa hagdan. Ipinahihiwatig nito ang kanyang kagustuhang pakasalan si Magayon. Walang nagawa si Magayon kundi mamula, magpigil ang tawa at umiwas ng tingin. Dahil dito, napagtanto ni Dato Makusog na umiibig ang kanyang nag-iisang anak. Kaya't hindi na siya nagpahayag ng kahit anong pagtanggi. Tuwang-tuwa si Magayon at si Ulap. Binalak nilang gawin ang kasalan pagkalipas ng isang buwan upang mabalitaan ni Ulap ang kanyang mga kababayan at upang makapaghanda ng husto para sa pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang magandang balita. Nakarating agad ito kay Pagtuga na namula sa galit. Nang mangaso si Dato Makusog, dinakip siya ni Pagtuga. Nagpadala si Pagtuga ng mensahe kay Magayon. Nagbabantang papatayin ang kanyang ama at maghahasik ng digmaan sa kanyang bayan kung hindi siya papakasalan. Sinunod ni Magayon ang kahilingan ni Pagtuga, labagman sa kanyang kalooban. Agad-agad na ihinanda ang kasalan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na pangyayari, nagmadali siya pabalik ng Rawis kasama ang pinakamahigiting niyang mandirigma. Kasi simula pa lamang ng seremonya nang dumating si Ulap. Sa halip na isang pagdiriwang para sa kasal, isang madugong labanan ang naganap. Napuno ang langit ng mga palaso. Napuno ang hangin ng tunog ng nagkikiskisang bolo. Nagtuos si Ulap at si Pagtuga. Isang labanan para sa kamay ng nag-iisang si Magayon. Nadaig at napas lang ni Ulap si Pagtuga. Masayang sinalubong ni Magayon si Ulap. Akmang yayakapin nang biglang isang ligaw na palaso ang tumama sa likod ng dalaga. At habang sapu-sapo ni Ulap ang nag-aagaw hininga niyang iniibig, bigla siyang sinibat
sa likod ng isang kawal ni Pagtuga. Agad na hinataw ni Tato Makusog ang kawal ng kanyang minasbad, isang matalim na bolog. Pagkatapos ng mabilis na pangyayaring iyon, tumahimik ang lahat ng mandirigma. Tumigil ang digmaan. Sa halip na marinig ang kasiyahan ng isang pagdiriwang ng kasalan, ang hikbi at hagulgol para sa mga pumanaw ang lumutang sa hangin. Kahit na halos walang makita dahil sa walang tigil na pagluha, si Dato Makusog. Naghukay siya ng naghukay. Nang matapos, inilibing niya ang kanyang nag-iisang anak na si Magayon at ang nag-iisa nitong pag-ibig na si Ulap nang magkatabi at magkayakap. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting tumataas ang lupang pinaglibingan kina Ulap at Magayon. Tumaas ito nang tumaas at di nagtagal sinamahan ito ng pagyanig ng lupa at pagtilapon ng nagbabagang mga bato. Naniniwala ang matatanda na kapag nangyayari ito, ginagalit ni Pagtuga ang bulkan upang maibalik sa kanya ang mga kayamanang iniregalo niya kay Magayon. Mga regalo inilibing kasama ng dalaga sangayon sa mga lumang paniniwala. May mga araw kung kailang natatakpan ng mga ulap ang tuktok ng bulkan, sinasabi ng mga matatanda na kapag nangyayari ito, hinahalikan ni Ulap si Magayon. At kung pagkatapos nito, ay marahang dumampi ang ulan sa magiliw na libis ng bulkan. Naniniwala ang mga matatandang lumuluha si Ulap. Pagkatapos ng mahabang panahon, ay umiksi na ang pangalan ni Magayon. At naging Mayong o Mayon. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, kahit na maaliwalas ang panahon, isang anino ng masalimuot na kwento ng isang natatanging dalaga at ng kanyang iniibig ang bumabalong sa magandang bayan ni Daragang Magayon.